Hello, 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 hello. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Oh my gosh. Andirito na naman tayo ngayong araw na to. Meron tayong isang bisita na masasabi kong napakaganda. At kagagaling lang niya nga sa Miss Universe Philippines 2020. At hindi lang siya basta-basta naging kandidata ng Miss Universe Philippines kasi isa siya sa mga nakapasok ng finalist dito sa Miss Universe Philippines 2020. At makakachikahan natin siya at aalamin natin kung kamusta naman ang kanyang journey dito sa Miss Universe Philippines 2020. Ay nako, hindi ko na patatagalin. Nandito na nga ang nag-iisang diyosa ng Pasig. Wala nang iba kundi si Miss Rihanna Agata Pangindian, Miss Universe Philippines 2020 Top 16 finalist Pasig. Everybody who's watching and tuning in, Mama Sam, na-miss kita. Thank you for having me. Oh my God, na-miss din kita. Kamusta ka? Oh my God. Kamusta ang Pasig? Okay naman, Mama Sam. Hangover pa din. Medyo nami-miss ko pa rin ng Baguio Breeze and of course, lahat ng kaganapan sa Miss Universe Philippines. But I'm really grateful. I'm really happy. And yeah, I'm so excited for this interview. Oh my God, I'm so excited din na makasama ka namin ngayong hapon. Na-miss ko yung mga ganito, yung mga interview-interview, na-miss ko to. Pero syempre, tinutukan namin yung Miss Universe Philippines 2020. At gusto ko ta i-congratulations kasi talaga namang masasabi ko na nakaka-proud ka. Alam mo yon, sobrang proud na proud ako sa'yo kasi nakapasok ka nga sa top 16 finalists. Ikaw, kamusta ka doon habang kung nagko-compete ka, di ba? Diyos ko, siguro yung kaba mo, grabe. Opo, Mama Sam, sobra. As in, lalo na bandang huli akong tinawag eh. So medyo kinabahan talaga akong baka hindi ako umabot. Pero nung mga oras na yun, nagdasal na lang talaga ako na, Lord, sana pumasok ako. Kasi syempre, naalala ko bigla lahat ng pagod, lahat ng hirap bago makarating doon. Syempre, inisip ko rin yung designer ko, yung team ko, di ba? Na parang sabi ko talaga, Lord, gusto ko mailakad yung gown. So, ayun, napakasaya ko afterwards. I feel really happy and really grateful. I mean, it was a tough batch. It was a challenging fight. So, be part of the top 16 for me is really an accomplishment. So, maraming salamat dahil kayo rin naman talaga nila, kayo, Mama Sam, din talaga ang mga, isa sa mga nag-push sa akin at naniwala sa akin that I can be part of the top 16 and actually I can win, you know, but I guess, yeah, you know, God has different plans for me. So, nevertheless, I'm really grateful and really thankful for what I've achieved and how far I've come. And I've really seen my growth all throughout as well. So, thank you so much, Mama Sam. And sa lahat. Pagkatapos, habang nandun kay sa bus, nakikita mo na kung sino ba yung mga top contender talaga. Yung masasabi mo, ay naku, mukhang malalakas talaga to. Well, alam mo, Mama Sam, even before going to Baguio, nakita ko naman na eh kung sino talaga yung malalakas at sino yung may laban talaga sa competition na to. So, what I tried to did when I was on my way to Baguio was to really just focus on my game or focus on how I can perform and give my best in every challenger in every event that we're going to be in. Because if I focus myself, if I even look at others, I'm going to start to crumble. I'm going to start to compare myself. Mm-hmm. And then, yun na, I'll feel insecure. Or parang, hala, dapat ba ganun din gagawin ko sa hairstyle ko? Dapat ba ganun din? Alam mo yun, ma? Eh, parang dumating na ako doon. Ako na yung gamit ko. Kahit anong pag-compare gawin ko, wala naman akong magagawa. So, kung ano yung meron ako, ano yung prepare ko, yun na lang din naman ang mapapakita ko. So, I really try to focus on myself in a way that I will not compare myself to them physically or element, even the skills wise. So it was, kaya I was able to enjoy their company as well. So punta na tayo doon sa Q&A ninyo, sa Q&A training. So ano to, syempre yung ano ninyo, yung preliminary interview. So nag-training ka pa ba or nagdasal ka na lang or paano? Paano mo to pinagandaan? Kamusta yung mga kaba? Yeah. Ang tips sa amin, Mama Sam, when we're there, better not to parang go back to our notebooks and, you know, read their answers or anything. Parang dapat relax lang talaga. So nag-focus ako sa pahinga. I really had to sleep early for it. And then more of nagdasal na din talaga. Kasi nga po, like what I said earlier,
parang na-prepare ko na eh. I mean, nagawa ko na lahat prior to being there. So, and sabi niyo nga rin po, di ba, dapat pagdating doon, hindi nakita sa mukha ko, hindi nakita sa mata ko yung worry. So, I just really have to enjoy and give my best all the time. So, ayun, I still try to read some information, especially about Pasig. So, I had to parang research ng konti para, I mean, to prepare lang din if they ask questions about Pasig City. But mostly, I really try to calm myself down by really praying. And I remember praying with some of the girls as well. So, yun nakakatawa. Kasi lahat kami kinakabahan, syempre. I mean, kahit, diba, kahit naman anong preparation mo, minsan may mga bagay pa din na unexpected. So, we're scared of those moments na parang, paano pag may mabigay na tanong, hindi mo na-prepare. So, ayun, nakakatuwa lang kasi I really saw how all of us girls were trying to be there for one another despite all of us feeling anxious and feeling scared for the interview. But prayer really does help. I remember before leaving the room, Zandra and I prayed, sabi niya, babe, ano tayo, pray muna tayo. We did. And then when I was there already waiting for my turn, I prayed with Miss Pangasinan. I also prayed with Michelle and Miss Quezon Province. And then I also prayed for Quezon Province afterwards. So yung ganon, na parang kailangan kalsito talaga, kalmado lang. Kasi actually, kaya naman namin sumagot ng questions eh, di ba? Kapag hindi kami kinakabahan. Usually, ang nagiging hindrance in answering questions properly is when our, yung anxiousness nauuna na, yung pag kinabahan na kami. Usually, doon kami nabablanko. So, yun. I praise God kasi, I just saw how I improved a lot when I was there and how calm I was in answering the questions. There are still a lot of things to improve, but for me it was I was really thankful and was really happy about my performance because I knew I was giving my best and I knew I was giving it for the Lord. You know, I was really doing it for the Lord and of course doing for everybody who believes in me. So, ayun po. Sabi ni Miss Rizal kagabi, ano daw, sabi niya, pagpasok daw niya kasi doon sa hagdanan, hindi naman daw siya natakot doon sa may ano eh, sa mga mag-i-interview. Kinabahan daw siya doon sa mga kamerang nakatutok sa kanya. Kasi pag akyat mo pa lang daw sa hagdanan, may kamera na daw agad. So doon daw siya nag-start na parang kinabahan. Tapos daw, akyat niya daw doon sa may ano, ganun daw katahimik yung lugar. Tapos parang tao lang yun nandoon doon. Tapos yun, parang doon pumasok yung kaba. Ikaw din ba, ganun din ba? Ako siguro dahil pagpunta ko doon, yung mga ibang girls kasi binibigyan na kami ng glimpse kung ano mangyayari. O girls, may nandun sila direct, ganyan. So para ako, okay. So mas sinasabi nila yung ano? Sinasabi nila kung ano yung mga tanong? Eh, hindi po. Bawal din daw eh, sabihin. So, kaya may kaba pa din kasi hindi mo pa rin alam yung tanong. Walang idea. Well, parang sasabihin lang nila, girls, madali lang, you know, kaya nga yan. Mga ganun lang sasabihin nila. You know, personality, show nyo lang personality nyo. So parang may, okay, sige. may somehow may idea naman. Pero like the questions per se, they didn't give it. So, syempre, kinakabahan pa rin. So, magpa-practice ka na lang in your head on yung mga possible questions. Like, usual naman yung tell me about yourself. So, parang in practice na kami na, oh, sige, how am I gonna introduce myself? Mga ganon. Pero pagdating ko kasi doon, ako mas hiningal ako. Hiningal ako sa stairs. Pagdating ko nga doon, actually, binigyan naman ako ng time ni Mama J to breathe. Pero dahil parang feeling ko, wait, I have to be at my best. You know, ito na yung preliminary, nandiyan na yung judges. So, sabi ko, sige, okay na ako, sige, okay na. Eh, parang sila, ang bilis naman nun. Sabi ko, oh nga eh, pero sige na, go lang. Gusto ko na siguro matapos habang, you know, I still feel the... Yung press, yung mind ko, nakaano ka, ready. Yung energy nandun eh, opo. So parang, pag bumaba pa kasi energy ko or what, mawala yung momentum, baka dun mag-sync in sa akin yung mga nangyayari na hala, in-interview pala ako. Parang, pero pagdating ko dun, more of, yun ya, I just really wanted to be conversational with the judges as much as possible. So I try to be as natural as I can and yeah, no pretentious. No pretenses. Ano ba tama? Na parang wala nang pretentiousness sa akin. So
ayun, it was still a challenge because yun nga, we're timed. Actually, dun ako, hindi ko alam na parang timed kami. So, pag nagsinasabi ni direct time, para ako, nagugulat talaga kami lahat. Okay po. Ganun. Hindi mo natatansya yung oras. Hindi mo natatansya. Ito kasi yung mga naging problema ng mga girls din sa iba. Yung parang inabot na sila ng time, hindi mo ba siya natatansya? Well, it's, ako personally, parang hindi eh. Parang minsan, pag nakafocus kasi ako sa kung anong gusto kong sabihin, nawawala sa isip kong naka-time ako. Para nangyari sa akin sa speech. Nawala talaga sa isip kong naka-time. So parang, I really thought I can, you know, just speak and finish my thought. Pero, alam mo yan, so nawala sa malay ko na naka-time. And for some reason, Mama Sam, pag kunyari sumasagot ka kasi, well, minsan mararamdaman mo naman kapag hala, malapit ka na matapos, sige, stop mo na. Pero may mga times naman na parang, yun nga, gusto mo lang matapos yung thought mo. So, tapos magugulat ka, ay na pala naka-time. So, it really depends po eh, kung how engrossed we are to the question or how relaxed we are as well while we're there. So, ayun. Okay. Depende po talaga. Punta tayo dun sa ano, sa swimsuit competition ninyo, preliminary. Paano ka naganda dito? Hindi ka ba kumain? Opo, hindi talaga. Actually, well, kumain naman. Kumain ba? Hindi ko na maalala eh. May madami kasing araw na hindi kami kumain. Pero I remember, for the swimsuit competition, nagtatalo pa kami ni Zandra. Kung magkakain ba kami ng pancit canton or no, or wag. Magdala kasi ng pancit canton. Kasi sabi ko sa kanya, babe, wag na. May swimsuit tayo bukas. Tsaka na natin kainin like after. So, nag-agree naman siya. So, parang, kumain pa rin kami. Kasi ako, I know my body na I really have to eat pa din as much as I can. Kasi if not, yun, bababa din talaga yung energy, yung resistensya ko. So, I really had to eat something before the competition. Pero I remember kasi at the time, Mama Sam, it was raining hard in Baguio. Medyo may bagyo na sa Baguio nung preliminary namin. So, magbabus kami papuntang from the hotel, papunta sa convention hall or papunta sa venue namin. So, medyo challenging siya sa amin. Malamig, ganyan. Tapos, syempre, preliminary to. So, may kaba. Pero yung gutom, siguro hindi ko na rin masyadong naisip dahil nga kailangan ko mag-perform. And iniisip ko talagang kailangan ko maging flat yung tummy. Ah, ang naalala ko, Mama Sam, I really had to go to the CR. Yun yung ano namin ni Zandra. Kailangan ko ilabas ng sama ng loob para pagdating sa stage, medyo, you know, flat ang ating... Oo, maliit na yung chan. Okay. Maliit na yung chan. So, nakakasama naman. Pero yung ano, pero yung evening gown na, so ito, evening gown. Aba. Yeah, for the wala ka naman na-experience na parang sabotage, yung mga gano'n. Kasi ibang kandidata naka-experience yung swimsuit nila na nawala or something, nagka-problema. Ikaw wala naman. Ewan ko kay Zandra, baka may ginawa siya, hindi ko lang nalaman. Pero wala po, walang sabotage yung nangyari sa amin ni Zandra. Pero for sure si Zandra, hindi ko baka hindi ko nalaman, nilagyan parang ng alambre ni Sandra. And then naglalakad kami, nung minsan pag hindi niya makabit yung contacts niya, na Koreano, nilagyan mo to ng ano, no? May nilagay ka dito sa contacts, mga ganun. Naglalakad lang kami, nung nagsasabotage daw kami sa isa't isa, wala namang ganun ganap. In fact, we look after each other. Pero may ganun, di ba? May ganun nangyayari yung normal, di ba, sa pageant? Ako po personally, wala akong na-experience. So I really can't say anything, pero I think it's also, I mean, it's not that hindi porket hindi ko na experience eh, wala ako naririnig about it. So I hear some stories about sabotage, but thankfully, thank God, I haven't experienced it yet. Okay. So kahit sa binibini, hindi mo na-experience yung mga binibini. Actually, nung batch namin, wala din talaga. Merong mga parang feeling mo competition, so ramdam mo yung ano nila, yung competitive mode nila. Pero yung sabotage ng pagsira ng gamit or pagnako ng mga bagay-bagay, wala namang ganun. Pilian na ng top 16. Mm-hmm. Ano yung tumatakbo sa utak mo, yung tinatawag na yung first batch, second batch, third batch, o tapos yung sa inyo na? Tapos,
kinabahan talaga ako, Mama Sam, to be honest. I was really, magkaiba siya. Nung binibini, hindi ko in-expect. So, nung binibini, nag-enjoy lang ako. So, hindi ko in-expect na umabot ang top 15. Ito naman, parang may kumpiyansa naman ako na aabot, pero kinakabahan pa din ako. Ang labo, di ba? Parang, hindi, sige, aabot tayo ngayon, aabot tayo ngayon. Pero, at the same time, shucks, ang daming magagaling, ang daming magaganda. Hindi ko pa rin, wala pa rin kasiguraduhan kung aabot ako. So, when we were there already, batch 4 was there on stage, and I knew who were the other girls who were called already for the first 3 batches. Parang, pagpasok kasi namin, nakita namin yung mga nakaabot sa top 15 from the other batches. Nung una-una ko ito, nakita nun si April Smith, nakita ko si, sino ba mga nakita ko? So, yan, sila Tracy, sila Lou. So, parang, oh, shucks, ito na, this is it. I mean, ito na talaga yun. I mean, we're not just, you know, filming this and then ulitin natin, girls. Walang ganon. Ito na yun. So, kinabahan na talaga ako. So, on stage, ayun na nga, parang pang, well, sinabi ni Casey, di ba? We're gonna, from this batch, we're gonna call 5. So, medyo okay. Mm-hmm. Medyo nag-relax ako na, okay. Medyo madami naman kaming kukunin dito. So, sana naman umabot ako doon. And then, yung sinabi niyang 5 kukunin, pinalagay mo ang sarili mo talaga na kasama ako dito sa 5. Ah, wow, parang ganon. Sabi ko, hindi, abot tayo yan. Kasama ako sa 5. Although, kasi at that time, hindi ko na maalala kung sino-sino ba yung mga kabatch ko. Pero alam kong sa bawat batch naman talagang madaming magagaling. So, ayun, nung bandang huli na, parang 2 na lang yung slot, doon na ako kinabahan. Kasi parang, hala, andyan pa si parang. Ang 2 na lang bago ka tawagin. Opo, parang last 2 slots bago ako tawagin. So parang, kung sasabihin niyo ako aabot. So yun, eh naalala ko, nandun pa si Pasay, nandun pa si Paranaque, ganyan. So parang ako, shucks, nandun pa si Rizal. So parang ako, oh my goodness, sino kaya ang aabot dito? Kaya yun, nag-pray na talaga ako. So ako, Lord, gusto kong mabot, please. As in, gusto ko rin talagang rumampa tonight. Kasi I get, nung gabi nalaman na, pag hindi ka umabot ng top 15, hindi mo mararampa yung gown. Hindi ka makakarampa for swimsuit. So, medyo nakakalungkot yun. Kaya talagang nag-pray ako na ang gusto ko pa naman gawin talaga ay rumampa, di ba? Kaya sabi ko, Lord, gusto kong mairampa yung gown. Sayang naman. Ayun, so nung tinawag na yung Pasig, parang akong, pili ko nanalo na ako. Okay na. Wow, Lord, thank you. As in, nung tinawag yung Pasig City, I'm like, wow, Lord, thank you. Parang feeling ko nanalo na nga ako nung gabi yun. Kasi grabe yung ano pinagdaanan before going there. Tapos yung nandoon ka na, tinawag yung pangalan mo, anong unang-unang pumasok sa utak mo? Yung parang, ano yung pumasok sa utak mo yung time na yun? Aba, isip ko na speech na. As sabi ko, okay, shock. Kailangan ko na mag-ready for speech. Ganun na agad. Unang-una, thank you Lord talaga ako. Kasi yun niya, again, ang unang-una ko naramdaman, parang feeling ko nanalo na ako. Kasi makaabot pa lang sa top 16, sobrang hirap na, di ba po? Pero yung after na, nag-sync in na, okay, Rihanna, you're part of top 16. Isipin mo na, anong gagawin mo next? Okay, yung speech mo, yung swimsuit mo, tsaka yung long gown. Kailangan mong galingan dun sa 3. Parang ganun. So, kinondition ko na kagagot ako. And then I went backstage, so nakita ko ibang girls. Apparently, inaantay nila kami. So, nakatuwa lang na parang, ah, okay, nandun si Michelle, nandun si Sandra, and then si Sasha, ganyan. So, we were celebrating, na, uy, girls, congrats, ganyan. And then, syempre, I was also feeling quite sad and quite bad for the others na hindi nakaabot. Yan yung kung pwede na talagang lahat kami maka-perform that night. And then yun, we waited for Bella. And then after that, diretso na agad eh. Okay, girls, prepare na kayo for your speech. And then on that same night, namin nalaman, or on that same night, dun namin nalaman na they're gonna give us one topic and they're gonna give us, and we get to talk about it freely. Parang yun pala yung definition of free speech. Akala ko parang may speech kaming pwede namin sabihin. Laban na to. Kasi matitindi talaga yung mga nakapasok. Apo. So, ito na. Tinawag ka para mag-speech. Bago ka mag-speech, yung parang ikaw na yung next, ano ang nararamdaman mo? Nasa bus lang kami noon, Mama Sam. Parang hindi namin marinig kung ano yung question, kung ano yung speech ng iba. Nasaan kayo? Nasa bus stage. Kami. Ah, bus. Lahat kayo dinadala doon sa bus. Sa bus. Pagkatapos ng ano. Inipon na kayo doon. Hindi na kayo yung alis-alis. Nandoon na yung mga damit ninyo. Naka-park lang po yung bus. Opo. Okay. Dala-dala na ninyo yung mga gagamitin ninyo. Swimsuit, ano, nandoon na lahat.
Hindi pa po. Wala pa po. For the speech, o, babalik pa rin kayo sa hotel. Bumalik kami sa hotel. Opo. Tapos, yung pagbalik niyo sa hotel, nagbihis lang kayo ng swimsuit, tapos balik uli kayo dito. Opo. Tapos balik uli kayo sa hotel para magpalit ng damit. Dinala na nila yung pinadala na. Opo. Para isang anuhan na lang. Yung pag-ubalik mo sa hotel, nakita mo si Pasay. Ano sabi mo sa kanya? Umiiyak siya nun na eh. So, sobrang... Kasama niya si Adi nun. Naalala ko. Kasama niya si Doktora. At kita kong, well, galing sila sa iyak. Parang ganun. So, Naalala ko bago ako... Nung kakatawag pa lang namin for top 16, hinago ako ni Pasay. And ayaw ko siyang pakawalan. Yung hinahug lang niya. Parang, sumama ka dito. As in, gusto ko siyang... Ayaw ko siyang pakawalan kasi parang feeling ko talaga dapat kasama siya sa top 15. But yun nga po, nung hindi nga po siya nakasama and all that, pagbalik ko sa room, parang they were still very supportive. They were still very parang willing to help. So parang doon ako sobrang, alam mo yung nalungkot na natuwa. Yung gano'n, na parang nalungkot talaga ako kasi yun nga po, parang I really think that they deserve to be in the top 15 as well. Pero sobra akong na-encourage at natuwa by their love and by how they still are willing to help me. Alam mo yun, pwede namang, bahala ka, kaya mo na yan, top 15 ka naman. Eh, pero walang ganang attitude sa kanila. Wala talaga. As in, si Adi pa nga mismo naglagay ng body makeup sa katawan ko. Yung ganun, na parang kakatawa lang to have sisters like them who are willing to look after you, who are willing to support you, even if they themselves experience defeat. In a sense, you know, I mean, it's not really, for me, it's not really a defeat naman din talaga. Because they did their best and they did all that they can. And people saw their potential, people saw who they are through this journey. And yun nga, parang after naman na nag-usap kami ni Pase na, you know, maybe this was the start of greater things for us. So we, you know, like, huwag na kami mag-dwell sa sad feeling. Although pwede naman, pwede kami malungkot. Pero afterwards, somehow recover na rin naman kami. Pero yun, nakatuwa lang na parang they're very willing to help me. So sabi, ano pang kailangan mo? O gown, ito yung gown mo. O dito ka na, si Adi, very ate. O babe, nandito yung mga makeup mo, nandito yung sapatos. So parang isang anuhan na lang ako, isang bitbita na lang ako pababa. Because we were given like 10 minutes to get all our stuff and go back to the venue. So, ayun. And then after, nagpa-pizza party sila. So yung mga hindi nakapasok, hindi pwedeng manood. Opo. They get to stay in the hotel lang po. Oh my gosh, ando doon na rin naman sila, but parang hindi pa sila pinanood para may audience. Bawal din po kasi yung sobrang dami sa venue, kaya rin po kami by batches. Kasi may maximum capacity lang po na pwedeng nandoon yung people inside their room. I think if I'm not mistaken, around 50 to 80 people lang ang dapat nasa venue. Kasama na dun yung judges, kasama na dun yung prod. So, kaya kaming candidates, we rarely see each other, especially the other batches. Because we get to be there when it's our turn. Ito na, top 16 na. So, unang speech, ano mo inato, pinagandaan? Na ano kayo eh, hinahapan ng oras. Opo. Sabi ko, sana huwag ka nang magsalita. Enough na, tama na. Huwag ka nang magsalita yung time. Yeah. Yun nga po, nawala talaga sa isip ko man na may time. Parang nung nandun na ako sa stage, hindi ko na masyado naririnig si Casey eh. Yung mga instructions niya, hindi ko na masyado narinig. Nung narinig ko lang yung how can you be conditioned for greater? Parang ganun na yung tumatak sa akin. And I somehow prepared something for it. Nung when I was in the bus, tahimik lang ako. All the girls, some of the girls were talking. Ako kasi, pag ganyan, kinakabahan ako. I try to compose myself kasi nga alam ko pag kinabahan na ako, dun ako, okay, diba? So, nahimik lang ako sa bus. I was really praying. I was really asking God, Lord, ano kaya yung topic? Ano kaya yung pwedeng topic? Na hindi ko kasi alam. Sabi lang nila, they're gonna give a topic. And so, I tried to keep myself quiet and contemplate anong possible topics na ibigay nila. So I thought of phenomenal women. I thought of Filipina. And then for some reason, pumasok na cream silk. And then I thought of the tagline of cream silk. So, condition for greater. Okay. So, and I know myself, I get to express myself better in writing. So I got my phone and then I composed a short speech for the topic na condition for greater, if ever yun yung lumabas. Kaya nung nandun ako, tapos narinig ko yung condition for greater, medyo na-excite ako. Kasi, uy, thank you, Lord. Alam mo yun, kasi may
may na-compose na ako nung nasa bus ako. May naisip na akong pwede kong sabihin tungkol dito. But then, dahil siguro din sa kaba, sa totoo naman, kinabahan talaga ako, nawala sa isip ko na, yun nga, may time and at the same time, yung question. So parang, ha? Oo nga pala. So yun. So nawalan, parang, naging itsura nga, nawalan ako ng time. Pero actually, I could have ended my speech there. I just overthinked and thought na I had to add more. I had to, parang, alam mo yun, wrap the answer. Pero dahil, yun nga, medyo nag-overthink na ako. Wala na. I lost it. And then, nung nag-time nga, parang, shucks, sayang. Nakagad na isip ko, sayang. Hindi ko na tapos na maganda. I mean, may thought na akong nabigay, pero dahil hindi ko nga, naabutan ako ng oras, parang hindi ko na nabigay yung, parang hindi naging impactful yung huling part, which I think is very important. So, yun. Tapos naman na. Sabi ko rin sa sarili ko, tapos na. I mean, wala na akong magagawa. Nangyari na yung nangyari. Hindi ko natapos yung speech or naabutan ako ng time. I can't tell them na pwede pong pakitake ulit. Hindi naman pwede. So, lumapit sa akin si Miss Aklan, si Christelle. And then she encouraged me and she, sobrang sweet ni Christelle. Sabi niya, "Uy, Ree, I heard your speech. Alam mo, ako din, naabutan ng time, ganito ganyan. Pero, huy, laban lang tayo ha." Ganyan siya. So, sobrang, doon ako parang on, encouraged talaga ako na parang to know na I wasn't alone. Kasi I really felt bad because I felt like all the girls did great. All the girls was able to deliver. So, I really kind of pitying myself na actually. Pero nung lumapit siya agad, parang na-save ako from my self-pitying mode. Uh-huh. Na parang may nag-empathize with me, may nag-encourage sa akin na, uy, okay lang yan. Alam mo, we've messed up, but hey, laban tayo. Ganyan. Sabi ko, thank you. Sobrang thank you ako sa kanya. And then, sabi ko, sige, laban tayo. Alam mo, whatever happens, let's just give our best. You know, let's just enjoy the night since it's done. I mean, we can't do anything about it. So, yan. Swimsuit round. Parang inisip ko na rin lang lahat ng hirap, lahat ng taong sumuporta sa akin na, you know, they deserve to see a good performance. So, I'll really give my best, you know. So, that's what I did. Although I think I could have given more. Siguro nag-twirl pa ako ng onte, mga ganyan. Pero inisip ko na rin kasi better ng malinis ang performance kesa naman yung on the spot babaguhin ko yung pre-practice ko, di ba? So, ayun. In-enjoy ko na lang din. Gawang ganun, Ben. Parang relax ka na rin ba dito sa evening gown? Kasi marami nang sinasabi, paglabas mo daw, nagmamadali ka daw maglakad. I feel like hindi po kasi nakita sa camera yung first establish. May first establish kasi kami. So parang hindi ata ako nahagip ng camera. Or, I don't know. Parang anong nangyari na kagad. Naglalakad na ako kaagad. And yeah, maybe siguro it seemed that mukha akong nagmamadali. Hindi ko na rin alam eh. At that time, parang I was enjoying it at the same time, parang 11 p.m. na yun ng gabi, ma. Tapos, wala pa kaming dinner, wala pa kaming lunch. Ang tumatakbo lang sa katawan ko ng chocolate, tsaka tubig, tsaka dasal. So, it was a bit challenging to really perform and, you know, still show your energy and all that. But at the same time, again, I kept reminding myself to give it my best, to give it for the Lord, and just enjoy. So, ayun, and then yun din, tinandaan ko lang yung pointers na wag masyadong manggulat sa kapa ko. So, malambot lang daw dapat, ganun. So, ayun po. Okay. So, Agatha, sa competition mo na to, di ba, hindi ka natawag sa top 5, but you still have. Well, honestly, I felt really sad nung hindi ako umabot ng top 50, ng top 5. Nasa stage pa lang. Kasi somehow, I was really hoping, I was somehow expecting actually, na umabot ako ng top 5 or, you know, somehow ma-redeem ko yung sarili ko sa Q&A. Naisip ko rin sana ma-redeem ko sarili ko sa Q&A kasi hindi ko nagawa na maayos sa speech. Pero dahil alam ko hindi ko nga natapos ng maganda yung speech ko, I knew it would be a factor for me not to be part of the top 5. So, alam niyo yung in-expect kong maging part ng top 5, pero in-expect ko ding hindi. Ganun, dahil nga, this is the performance ko. So, nung hindi ako natawag, nalungkot talaga ako. Pero,
hindi ako, like, ay, sabi ko, iyak dito, Rihanna, gumiti ka lang. Kasi siguro, ma, ang naalala ko, ang unang pumasok sa isip ko na hindi ako umabot ng top 5. Yun na yun, 9 months. I mean, all the hard work, all the pressure, everything that we went through for 9 months. That was it. I mean, we have our top 5. And you're not part of it, Rihanna. But I'm still, masaya pa rin naman. I mean, my joy. I feel like happiness is joy is different. Eh. So there was joy, there was peace in my heart, but it was sad. I was feeling a bit sad, to be honest. Kasi nga, parang ang dami kong sinakripisyo, ang dami kong parang pinagdaanan na hirap for me to be there. Pero come to think of it, being part of the top 15 was still a good fight. It was still a good, parang accomplishment for me. So I was still very thankful. Pero nadagdag confident mo yung napasama ka sa top 16. Nadagdagan ba yung confident mo ngayon more than doon sa dati Rihanna na bago pa lang lumaban? Opo, definitely, definitely. It has boosted my confidence. It has given me an extra push to mm-hmm. be better. I mean, mas naniwala ka ngayon sa sarili mo. Opo, opo. Parang feeling ko ngayon, dahil napagdaanan ko yun, parang feeling ko kayang kong pagdaanan yung mga susunod pang challenges sa buhay ko, yung mga susunod pang mga bagay na gusto kong gawin in the future. And so, I feel like if I feel discouraged and I feel insecure again, I guess I can go back to that moment wherein, hey, Rihanna, you know, you're able to give a good fight and be part of the top 15 of the first ever Miss Universe Philippines. And so, you know, if you're able to do it then you can do it now. But it also boils down to, I guess, really how God put me there. So, hindi ko kakalimutan, and all the people who allowed me to be there. Alam mo, or all the people who helped me to be there. So, yun din talaga yung iisipin ko every time. Na, yes, I did it, but I wasn't alone in doing it. I was with all of you who believed in me and supported me to be part of the top 15. So, ayun. Mga pumasok sa top 5, Rihanna, sa palagay mo, they are deserved talaga sa top 5? Yung mga pumasok po sa top 5? Mm-hmm. Well, yes, I would say they deserve to be in the top 5. Even if I feel like some other girls also deserves to be in the top 5, but with that, the given, you know, during that time, parang, oo, deserve naman nila. Sila din naman din talaga yung, nakita ko din naman din talaga yung hard work nila and dedication nila to be there. And so, I honestly feel that they also deserve to be there. To be part of the team.